Maganda nga po ang umpisa ng Washington Wizards ngayong regular season at ito nga daw po ay dahil sa pagkawala dito ni Russell Westbrook. Yan nga ang unang pag-uusapan natin ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balitang gusto nang pabalikin ni Kevin Durant mismo si Kyrie Irving. Lilinawin na rin nga po natin ngayon ang kumakalat na balita na tatanggalin at papalitan na nga daw po ng Los Angeles Lakers si Coach Frank Vogel. Kaya kung solid, J-Zone TV ka, tara, sabayan nyo ko mga idol. Bago nga tayo mga idol mag-umpisa ngayon dito ay bisitahin, i-follow nyo muna ang ating Facebook page J-Zone TV dahil meron din tayo mga ina-upload na NBA balita doon. Syempre mga idol, mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong ma-notify at laging maging updated sa liga. Syempre mga idol, isang malaking shoutout nga pala sa lahat ng mga taga Ilocos Norte, sa lahat ng mga taga Naga City, Camarines Sur, at sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. So tara mga idol, ipagpatuloy na natin to. Hindi nga po katulad doong mga nakaraang taon sa NBA. Nagkaroon nga po ngayon ng Washington Wizards ng isang napakagandang simula ngayong season na huli nilang nagawa taong pang 2015. As of now nga mga idol, ay meron na silang record na Eastern Conference na 4 wins at 1 loss matapos silang manalo sa kanilang huling game kontra sa Atlanta Hawks. At nagawa nga po nito ngayon ang Washington Wizards dahil mismo sa ginawa nilang trade ng nagdaang offseason mula nang paalisin nila sa kanilang team si Russell Westbrook at kunin ang tatlong mahuhusay na player na nakakapag-ambag na ngayon ng malaki sa kanilang mga laban. Yes mga idol, mukhang nagbubunga na nga daw po ang pagpapalayas nila kay Russell Westbrook dahil sinuwerte nga po sila sa ngayon, hindi kagaya noon kung saan nagsimula ang kanilang team sa ibaba ng Eastern Conference bago sila makahabol sa playoffs. Isa pa, kita rin na mga po dito na nagiging epektibo na ang kanilang mga nakuhang bagong player na sina Kyle Kuzma, Montrezl Harrell at Kentavious Caldwell-Pope na pare-parehong nagtala ng 20 plus points sa kanilang huling pagkapanalo. Sa pangalawang balita naman tayo, pagkatapos nga po ng napakabagal na umpisa ng Brooklyn Nets ngayong taon, ay paisa-isa na rin nga po na inaamin ang kanilang mga manlalaro na gusto na nilang pabalikin ang kanilang superstar na si Kyrie Irving. At isa nga po dito si Kevin Durant na nagsabi ng namimiss na nila si Kyrie sa kanilang mga laban. Sobrang nga daw pong nag-iba ang kanilang opensa mula nang mawala ito sa kanilang team. Ngunit hindi naman nga daw po ganoon kasama ang nangyaring pagbabago sa kanilang koponan, lalo pat nakakagawa rin naman nga daw po sila ng magandang tira at nakakasalaksak pa sila sa ilalim ng basket. Sadyang maghihintay lamang nga po sila ng kaunting araw para ma-convert nila ang mga ito sa puntos. Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, syempre umaabot nga po sa 116.6 points ang offensive ratings ng Brooklyn Nets last season nang naglalaro pa sa kanila si Kyrie Irving, subalit bumagsak nga po ito sa 100.6 sa pagsisimula ng bagong kampanya ngayon na maglalagay sa kanilang team sa ika-28 na pwesto pagdating sa may pinakamalalakas na opensa sa loob ng liga. Sa panghuling story naman tayo, dahil nga po sa mabagal na pag-arangkada ng Los Angeles Lakers sa regular season, sa kabila ng pagkakaroon nilang star-studded na lineup ay napakalaking pressure nga po ang daladala ngayon ng kanilang head coach na si Frank Vogel mula sa kanilang front office. Sa tuwing nagkakamali nga daw po ang kanilang team katulad ng nakakahiya nilang pagkatalo kontra sa Oklahoma City Thunder, noong nakaraang araw ay siya nga po mismo ang unang sinisisi. At ayon nga po sa inilabas na balita, kapag nagpatuloy pa nga daw po ang malalamiang performance ng Lakers ngayong taon, ay may posibilidad nga daw po na tanggalin at palitan na siya ng kanilang prangkisa. Ngunit lilinawin ko lang mga idol, kahit man nga po gustuhin nilang tanggalin si Frank Vogel bilang head coach, ay mahihirapan naman nga po silang makahanap ng kapalit nito na mayroong direktang kaalaman paano hawakan ang duo ni na LeBron James at Anthony Davis. Kaya medyo malabo nga po na mangyari na paalisin ito agad-agad. Pero di naman nga po ibig sabihin nito na hindi na siya pwedeng tanggalin dahil kapag nabigo na naman nga po sila sa kanilang kampanya ngayon, sa kabila ng pagkakaroon nila ng star-studded na lineup, ay mas tataas nga po dyan ang porsyento o posibilidad na kumuha ang Los Angeles Lakers
ng bagong head coach. So yun lang mga idol, ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV.